What's up guys? Bago natin simulan yung vlog, ipapasyal ko muna kayo dito sa lugar namin kasi may pailaw na. Let's go! Hanggang alas 10 lang yata to, so ito yung perfect time para may pasyal ko kayo kasi kukunti na yung tao. Ganito. Tara, pasok tayo sa loob. Shout out. What's up everybody? Isang pinagpalang araw, kumusta na kayo lahat? Today ay wala muna tayong gala kasi hindi pa ako nakakaisip ng gala natin kung saan tayo pupunta. And nandito ako ngayon sa napakagandang greens ng Milka Cream. Yan, may ano pala rito. May sidewalk pala na pwede kang maglakad-lakad. And makikita mo dito, may lake. Napakagandang lake. Ito yung likod ng Milka Cream. Yan. So may zone dito na hindi ko alam kung pwede pagtambayan to, no? Ayan yung filmic dito sa Muñoz. Maganda siya. Tahimik. Tamang-tama sa mga introvert na katulad ko. Grabe. Discover na naman to na medyo tambayan lang ng konti. And yun. Nakita ko lang sa inyo na napakaganda rin. Timing naman na mahangin ngayon. At perfect na perfect to na tumambay dito ng ganitong oras kasi palubog na yung araw. Yan. Siguro ang oras natin ngayon ay mga mag-aalas 5 na. Yun. Lakad-lakad lang ako rito. Palipas oras. Grabe yung ganda. Gulat lang ako doon sa presyo ng kape, hindi ko kaya. Hindi ko nasasabihin yung presyo. So, eto na lang yung binili ko dito. Baka naman. Ito. Masarap kaya ito, taste test. Sarap pa. Hindi ako magtataka kung ganun kamahal yung kape na may gatas. Kasi gatas ng kalabaw yata yung ginagamit dito. Tambay-tambay muna ako rito. Anyways, tingnan natin kung saan tayo makakalibot ngayong araw. So, future moto vloggers, saan ba tayo pupunta ngayon? Let's go! Salamat tambay vlogger, no? Uminom ka lang dyan na napakasarap mong strawberry yogurt. At ako bibiyahe naman dito. So ngayon, today ay papunta tayo ng Binbin Garanglan. Yan, kasi kagagawa lang na itong sprocket number 14 natin. So pinapalitan ko na siya and obserbahan ko kung ano yung mangyayari. At ibibiyahe ko siya ngayon dito sa Binbin Garanglan. Balita ko panayakyatin daw dun. Hindi, alam ko na panayakyatin dun. Kasi nanggaling ako dun ng nakaraang linggo at nagministry kami dun. So ngayon, babalik ako doon para ipakita sa inyo ng naka-vlog. Yan. Ah, kuyang! Excuse me po. Yan. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Siya nga pala, mag-aalas 12 na ngayon. Since mahangin naman ngayong panahon na to, inano ko na yung pagkakataon na makabiyahe dito sa lugar na to. So, tara! Let's go! Thank you.
Digdig Bridge. Let's go. Pero muna ako dito sa 7 Evelyn bago tayo pumasok sa Binbin Garanglan. Yan, lunch muna ako. Pupunta ka rito, dito ka papasok. Yan. Puntang bayan mismo ng Karanglan. Uy, grabe yung motor na yun ah. Kargado ng ano ah. Mga ano pa to, 30 minutes to 45 bago ka makarating dun sa bayan. And from that, ayun, napa-English na naman. So magmula doon nabiyahe ka pa ng 30 minutes again para marating mo yung peak nung lugar na yon. Kasi paahon yun eh. So tingnan natin kung ano mangyayari. Let's go! Uy, ilog. Nandun ang ilog dito, Linais. O baka doon tayo pumunta. Yun, so narating na natin tong Karanglan proper within 20 minutes siguro or 30, gano'n. Hindi naman ako kabilisang mag-drive kasi nga mahina ako sa twisties. Uy, sniper, paparamdam friend. Baka naman. Yun, so ito na yung Karanglan town proper at didiretso tayo dito. Yan. Grabe, ang ganda dito. Dun yata tayo pupunta. Yung bundok na yun. Hehe, taas. Doon yung ilog dito, pwede maligo. May nakikita ko naliligo dyan dati. Ah. Yan, so dire-diretso. Pagka narating ito, left side going to Binbin, diretso going to Conversion. Kaya dito tayo. Yan, to Binbin. Let's go. Ah, may mga pa-entry na dito. Ibig sabihin malamig yung lugar. Diba? Kung gagabihin ka rito, grabe. Walang ilaw. So, kailangan medyo malino yung mata mo. Saka hindi tinted yung lens ng helmet mo or yung windshield ng sasakyan mo para ma-enjoy mo yung view. So, ayun no. Ito na yung simula ng pag-akyat natin ng bundok. Yan. Kaya naman sinubukan ko ngayon kasi nitingnan ko talaga kung kakayanin ng motor na ako yung nagda-drive. Para pagka pumunta ulit dito, okay na. Gamay ko na yung mga papakyat saka yung mga papalusong.
Medyo rough road nga lang, no. Pero isisimento naman yata 'to pagdating ng araw. So ito na 'yung level 2, I think. Okay, ito na 'yun. Level 2 kaya pa. Okay, makapanik pa tayo. Kanyan din yung pinuntahan ko dun sa ano eh, sa may Manikla. So meron din siyang mala horseshoe na kurbada na papataas. Kinaya naman, kaso hindi ako naka-vlog nun. Dun yun sa ano, pala sa Pas Manikla. Kasi nga that time eh, naghahanap ako ng falls na mapupuntahan. Meron pala dun. So tiningnan ko, kaso hindi ko nakita yung falls. Nakita ko lang yung dulo ng barangay. Grabe, buti na lang medyo pambundok yung gulong ko. Ingat, ingat. So rough road na nga pala pagka baba dun. Dire-diretso na to. Konti na lang yung semento rito, kaya doble ingat talaga. Buti na lang tuyo yung daan ngayon. Pero pagka maulan dito eh, masyadong maputik. So yun, buti na lang. Medyo buti na lang maaraw tayong napunta rito. Ayun o, tumataas na tayo. Malayo pa tayo, konti. Para ako nagtitrail ng motocross dito. Oha, ganda o. Grabe naman yung view. Ito na guys, yung level 3. Segunda. Level 3 na to guys. Another twisties na naman, no? Ay, level 4 guys. Uy, grabe. Uy, muntik na. Level 5 guys, tingnan nyo. Oh, grabe, ahonan. Kaya. Kaya ni Bireya yan. Whew, grabe yun. Pa isa. Uy, you know, medyo madulas dito, kaya ingat ingat. Muntik na naman ako malusot sa kanal. Yes. Ganda rito. Photo shoot. Take note ah, mataas yung sikat ng araw pero ang lamig ng hangin. Whew, grabe. So ayun guys, no, nandito na tayo. Eh hanggang dito na lang ako kasi malayo pa yan, doon pa yan sa ano. So mga ano pa yan, mga
30 kilometers pa siguro and dead end na. I think ito na yung pinaka peak na itong ano na to. Grabe guys oh. Yung mga pine tree, buhay na buhay. Tay na nga lang yan. Pero green na green. Yung ano, yung ingay ng pine tree. Yun lang yung maririnig mo rito. Pagka pinatay ni Kuya yung motor. Grabe guys. So ayun guys, no, may bahay dito. Pero masarap. Pwede kayo pumunta dito. Grabe yung view. Tahimik lang. Sarap tumambay dito. Grabe. Ito yung motor natin. Yeah. Lambaw. Chill-chill lang talaga ako dito. So ayun. Maraming pine trees. And yung mga bahay pa rin dyan sa Norwegian. Siya nga pala ang dulo nito ay Pilaway. Hindi ko na alam kung anong sakop nung lugar na yun, kung Karanglan pa rin ba yun o Nueva Vizcaya na. Sabi, sarap yung chill. So bago tayo umuwi, curious lang talaga ako sa lugar na to, sa lugar dito. Mikey ano po, kasi may bahay dito, eh sarado. Kung kanino man bahay po ito, eh nakitambay lang po ako saglit. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys. Wow. Hindi lang kasi kita sa camera eh, pero yung gawi dun, yan. Grabe, kitang kita. Guys, bago tayo umuwi. Overlooking. Saan dito? Baba. Saan ba dito lang tayo? Buhay na buhay yung pine tree. Pero lang to ah. Tara, baba na tayo. Ganun lang kasimple ito. Baka mapagalitan na ako dito sa bahay na to. Welcome to Sitio Binbin, Karanglan. Pick lang tong pinuntahan natin. Hindi pa ito yung, hindi pa ito yung tunay na pasyalan dito. Hindi ko alam kung may pasyalan pa rito. Or ito na yun. Pero so far ay ito lang muna yung may papakita ko sa inyo ngayong vlog natin. Yan. Baguio feels, man. O, alis na tayo dito sa lugar na to. At napakaganda. Grabe. Pabalikan ko ito minsan. Paalis na tayo dito. At doon na lang tayo mag-outro. Ganda ng mga pine trees. Grabe. Ito yung view nung nasa likod natin kanina. Yan. Ganda, oh. Wow. Tingin-tingin sa daan. Yung view na yan yung makikita mo tuwing umaga. Sarap gumising, di ba? Wow. Sa wakas, nakababa na ako. Ta, napakaganda ng lugar na yon. Malamig, relaxing, at pabalik-balikan. Medyo malayo nga lang sa Cabestan, pero ayos naman, napupuntahan. At ngayon ay papauwi na ako. At
Yun, dito ko na rin tinatapos yung vlog. Maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa journey natin for today's video. At kung nag-enjoy ka, please hit that like button. At kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Kalimbangin mo na rin yung bell para ma-update ka sa mga upload natin sa susunod na panahon. At mag-comment ka na rin para masaya. Ayos ba yun? Muli, maraming maraming salamat sa panonood. At ako nga palang inyong Kuya Jim Boy na nagsasabing God is good all the time, and all the time God is good. Signing off. Peace.